kabayang bayani yun ah. Kabayan? Oh, ano ang gagawin mo dyan? Ha? Dadali ko dyan sa pan, sa battle depo. Ipaparecycle ko. Eh, medyo marami naman ito na kulit ko eh. Magkano kayo mapagbebenta mo dyan? Hindi ko pas yun eh. Pero malamang eksakto na siya. Pambili ko ng pan. Kahit kayo lang, pangkain ngayon. Kasi matagal na akong pan eh. Dalawang araw na ako hindi kumakain eh. At least marami lang ako napulot ko. Gusto mo sumama ka para makita mo kung magkano yung mapagbibenta. Sige. Abayan! Dito malapit na. Tingin nga pala kung anong mga laman niyang kwan, mga napulot mo. Ito kasi, ito yung mga pinupulot ko kasi ito. Ito yung bottled water, yan. Tapos ito yung sa panggapan, pang kape. Yung creamer na liquid. Ayan, mga box niya. Tapos ito yung mga tingkan, sa mga coke, mga ganyan. Saka yung mga bottle. Basta lahat ng iniinom. Ayan, yung panang Starbucks, ganyan. Ayan. Ito medyo mahal to, ito mga bote-bote. Sana makakain ako para makapa may makain, pambili ng makain. Tara. Tayo. Tara, sa loob. At sumama naman ako sa loob at nakita ko kung paano ginagawa doon sa recycling dito sa Calgary. So, binibilang pala nila isa-isa yung karton. Hinihiwalay nila yung karton saka yung mga bote. So, ayan, yung mga karton ng mga gatas, hinihiwalay nila tapos binibilang niya. Tapos, ayan, itong nilalagay ni kabayang bayani yung mga napulot niya mga mga battle, may mga karton, yung mga transparent na botelya na iniiwan nila dyan, pero yung mga dikulay, yung mga opaque na botelya, iniiwalay din kasi binibilang din nila kung ilang piraso. So ayan nga, ayan, nilalagay nila sa isang kahon din yung mga karton, tapos depende pa rin sa size. At yung botelya, ini-scan na lang siguro yan, pero automatic yan. Yung nakikina, yan tulad niyan, may dikulay na botelya yan. So, nakahiwalay yan, pero yung mga transparent, yun, isang mukha na yan, tapunan yun. Yan, no, mga nakikita natin dyan. Sa mga hindi pala nakakaalam, no, ito si Kong pala nakakwentuhan ko yun si kabayang bayani habang naglalakad kami kanina sa tulay. Dati pala siyang arkitekto sa Pinas at ito nga nakipagsapala rin dito sa Canada para magkaroon ng mas magandang buhay daw. Pero okay na siya sa Pinas dati eh. So ayun nga, ayan. Pulot-pulot muna siya. Ayan, no. Iniskan niya yung kanya, yung napagbentahan. Medyo, ayan, 12.3. So, 12.3 Canadian dollar, parang pala na eh, kulang ko lang 500 pesos sa atin. 12.3, makabili na rin ako ng... Ayan, ako pinaw ko lang kabayan eh. Kahit mga tinapay lang, isang meal, magkano ko, isang meal o dalawang meal sa pan, McDonald's. Sige, kabayan. Sige, kabayan. Ingat. Hanggang sa muli. Baka magkita ulit tayo sa daan. So, ayun nga. Bumalik na rin ako sa bahay. Pauwi na rin ako. At yan, dito kasi sa Canada, uto rin yan yung recycling na ganyan, yung mga bote. Sa bawat bili mo kasi ng mga bote, lahat ng beverages, mga soft drinks, yan, mga gatas, may kasama na yun sa babayaran mo, mga centavos, ganun. Pero yung mga bote, minsan mas mataas yung kanon, ang deposit nun. So, ganun dito. So, pag hindi mo binalik, sayang yung binayaran mo. Kaya, uso dito ang recycling.